Good morning, guys. Ang video natin ngayon ay tungkol sa ating sputum experience. Ang ating medical ay October 3. Sa kasamaang palad, tayo po ay na-sputum. So, bumalik tayo noong October 11 para sa ating sputum collection. So, dahil napakarami nating na-sputum, so, kailangan nating pumunta ng madaling araw sa St. Locs. Talagang pumila tayo, pumila tayo ng alauna, 1:45 a.m. Kasama yung ka-group chat natin na na-sputum din. So, tayo ang nasa unang pila. So, pag pasok po natin sa gate ng St. Locs, ang hihingin po sa atin ay ang ating yellow paper na nagsasabing sputum po tayo. Then, saka naman tayo bibigyan ng number. Ang number po nila ay dalawa klase, red at green. Ang red po ay para sa ating mga regular. Ang green po ay para sa mga senior citizen. So, kahit po pumila tayo ng maaga doon, mauuna at mauuna pa rin ang mga senior. So, yun. Ang kailangan po natin dalhin palagi doon ay ang ating passport at ang yellow paper na nag-i-endorse na tayo ay sputum. Tapos, kailangan nakamask kasi hindi po tayo papasukin ng St. Locs kung wala tayong mask. Yun. Pagpasok po natin ay didiretso po tayo doon sa loob kung saan nakasulat ang sputum room at saka yung potulab. Dito tayo papasok sa sputum room. Tapos sa loob po niyan, mayroong TV. Lagi po tayong makinig sa palabas kasi doon ini-explain o ipinapakita kung paano tayo mag-collect ng plema. Kasi kung wala po tayong upo, napakahirap pong maglabas ng plema. Diyos ko, sobrang hirap. Tapos, kailangan din natin maging alerto kasi doon sa TV, sa gilid po, lalabas doon yung numero. Katulad ng green 1 to 20. So, yun ang unang lalabas doon. Ibig sabihin, ang first 20 ng mga senior, sila po ang aakyat sa rooftop. Yung pag sumakay kayo sa elevator, ang pinipindot doon ay nung P. Iwan ko kung penthouse bang tawag doon o rooftop. Iwan ko, basta rooftop siya. Then, pag nakaakyat na po yung mga senior, ang sunod na po lalabas sa TV na number ay ang red, ang pula. 1 to 20, ang first 20 na regular. Yun. Doon po tayo papasok doon sa pinasukan nating naputulab sa first as a ground floor. Then, mayroon po doon dalawang elevator, yung malaki at saka yung maliit. Tayong first 20 ay sasakay po doon sa malaking elevator. Mayroon po doon guard na sisiguraduhin na yung numero natin ay tama. Then, pag-akyat po natin doon sa rooftop ng St. Locs, meron din doon guard. Yung guard na po yun ay ang kukuha ng numero natin. Kaya kailangan hindi kung ano ang numero mo, yun talaga ang susundin mo. Kasi talagang susunod-sunod na rin niya yung pagtawag ng numero. Ang kinukuha niya ay ang number at ang yellow paper. Then, uupo lang muna tayo doon sa loob hanggang tawagin yung pangalan natin. Pag tinawag ang pangalan natin, punta po tayo sa counter. Nandun yung mga nurse, hihingin ang ating passport. Then tatanungin yung pangalan natin. Then prepare mo tayo doon sa list ng sputum list or sputum patient. Iwan ko kung yun ang tawag sa atin. Then pagkatapos naman doon, ay magmumumog tayo. Yun. Sa gilid. Pagkatapos na magmumumog, balik ulit sa upuan, aantayin natin ang tawag ng nag-guide o nag-a-attend sa mga magko-collect ng ating lima. Kasi iba yung nasa counter, iba din yung mag-aasikaso sa inyo at magdadala sa inyo papunta doon sa mga cubicle. Then, pagkatapos po noon, tatawagin yung pangalan mo doon, dadalhin mo na naman yung passport mo. Lagi mo yung iyakan na kasi lagi yung hinihingi. Tapos, kailangan mo rin hindi iyan makalimutin kunin kasi napaka-importante ng ating passport. Tatanungin ulit yung pangalan mo habang ginaguide ka doon sa cubicle kasi sila ang mamimili kung anong cubicle ka uupo. Hindi ikaw ang mamimili. Sila po. So, yun. I-explain sa'yo. Paupuin ka doon. I-explain sa'yo kung paano ka magko-collect. Kailangan ay hihinga ng malalim at i-hold you ng 3 seconds bago mo siya ihinga
ng dahan-dahan, ilabas ng dahan-dahan. 3 times yun, yung pang-apat na bises, yung hihinga ka ng malalim, i-hold mo, dead ubo, sabay ubo ng malakas para makalabas ng 5. Yun. Kasi hindi po pwede yung galing dito. Kailangan galing dito sa dibdib. Kasi ang 5 dito sa dibdib ang kinukuha. Pero kung wala talaga tayong ubo, napakahirap po maglabas. Kaya kailangan talaga makinig tayo doon sa TV na ipinalabas kasi yun ang nagtuturo kung paano tayo magkukuha o maglalabas ng klima. Pero doon naman sa cubicle, doon sa gilid, may naka-skin o may nakalagay doon, nakadikit doon kung paano ka maglabas ng klima step by steps. Yun, kung hindi ka nakinig doon sa TV, ganyan. Then, pagkatapos po noon, bibigyan ka ng tube na maliit. Dahil sa tuwing mauubo ka, doon mo ilalagay and agad mo yung tatakpan. Hindi po pwedeng nakabukas lang yung kasi makukontaminate ang ating klima. So, agad po yung tatakpan. Then, pagkatapos nun ay ubo ka na naman ulit. Pahinga ng sandali, then hinga ka na naman ng malalim, ng 3 beses, then hold it, ubo. Then, lagay na naman dito hanggang sa mag 10 ml. Yun, parang 10 ml ata yung nakalagay doon. Yun. Then, pag nakita na yun ng nurse, malalaman nila kung puro laway lang yun o may klima na. Kasi ang klima, buo siya, may buo-buo siya. Mayroon naman, yung puro laway naman, yung parang tubig lang siya na may bula-bula, yun po. Yan. Then, pag nakalabas ka na po niyan, ay huwag mong kakalimutan kunin ang inyong passport na may puting papel sa taas. Kasi doon ilalagay yung passport mo at saka yung papel na yun na nakaipit sa passport mo sa taas kung saan ka nakaupo. So, huwag mo yung kakalimutan kasi napaka-importante ng bagay na yun kasi yun ang hihingin kinabukasan, hindi na ang yellow paper. Bago pala ang ating sputum test, sa gabi pa lang po, ay magpa-fasting na tayo. 8 hours. Hindi tayo pwedeng mag-gargle. Hindi po tayo pwedeng kumain. Tubig-tubig lang po. Kasi pag nag-try tayong magkuha ng klima at kumain tayo sa umaga o sa loob ng 8 hours, masusuka po tayo. At pag masuka po tayo, siyempre kasama yung pagkain kinain natin, di ba? Kaya bawal po kumain. Kailangan talaga fasting. Yan ang sasabihin, huwag matigas ang ulo. Kasi baka mari-schedule ka pag hindi ka sumunod sa utos o sinabi ng mga nurse. Kung sinabi fasting, fasting kasi talagang masusuka ka kung kakain ka. Kasi pagpipilit kang maglabas ng klima. Yun. Then, pagkatapos na po yun, maglabas ng klima, ibibigyan mo, kukunin nyo ng nurse, tapos titingnan kung talagang may klima o wala. Yun. Pag meron na, yun, papalad mo. Type-in ka na, kukunin mo na yung passport mo na nasa taas, then pwede ka na kumalis. Then, balik ka naman kinabukasan sa second day. Ganun din ang ginawa namin. Alas dos naman. Nung alas dos, Diyos ko. Pang 14 na tayo nung pangalawang araw. Pero pasok pa rin tayo sa first 20. Yun ang pinaka-importante nung mapasok kayo sa first 20. Kasi ang daming gumagamit ng cubicle, hindi natin alam kung may virus na ba o microbe na ba doon. Mas maganda talaga na napaka-aga natin doon kaysa antay tayo ng alas 5 bago tayo pumunta doon kasi marami ng tao yan doon. Then, sa second day, yung dala na lang natin papel ay puti. Doon kasi ilalagay yung date ng naglabas tayo ng lema. Yun po. Then yun, ulit lang. Ganun din ang gagawin, aakyat, maglalabas, then uwi. Yung third day po natin ay pag-akyat po natin sa taas ay mag-aantay lang tayo. Patawagin yung pangalan natin ng nurse doon sa counter. Then, papapirmahin po tayo doon sa parang attendance sheet, gano'n. Pipirma lang tayo doon, hingin yung passport mo, tatanungin yung pangalan mo. Then, papatayuin ka lang sa gilid. Hindi ka muna magmumumo, papatayuin ka lang sa gilid hanggang sa lahat ng batchmate mo sa sputum. Kasi medyo marami kami eh, 11, 12, 13. So, medyo marami kaming na sputum nung time na yun. Parang imi-meeting kami. Doon, ibibigay sa amin yung mga papel na nagsasabing kami ay suspected lamang at may nakita sa x-ray doon sa baga. Yun. And nakakatawa sa feeling na hindi ka nagpulmonary. Ibig sabihin doon, makakahinga ka ng malalim kahit kailangan natin mag-antay na hanggang December. Pero ang nakakaba doon, ang kailangan natin ipagpapray na sana hindi tayo tawagan ng maaga kasi pag tinawagan tayo ng maaga,
ibig sabihin, yung prima na kinuha nila o ibinigay natin sa kanila ay may tumubong bakterya. At nakakatakot po yun. Ibig sabihin, mag-medication na tayo pag ganun. Hindi ko alam. No? Pero nakakatakot po. Pero ang nakakatawa lang sa ngayon, hindi tayo ng pulmonary. Kasi ang pulmonary evaluation po ay nakakatakot. Dalawang pwedeng mangyari sa pulmonary evaluation. Pwedeng kakausapin ka lang, i-explain sa'yo kung bakit ka na-sputum. You know, kung may nakita silang scar sa baga mo. Or yung pangalawa ay kailangan mo mag-medication po for pulmonary. Na, ang pagkakarinig ko lang, 10 days daw yung medication ng pulmonary. Sa TB naman, pag nag-positive ka sa TB, 6 months ang gamutan dito sa St. Lawks. Pero kung gusto mo mag-gamutan sa ibang hospital, pwede naman daw magbibigay lang ng recommendation ng St. Lawks, pero 1 year ata ang gamutan or 9 months sa ibang hospital. Hindi ako sure. Yun lang po ang mga naririnig ko lang. Yun. Yun po. Pero sa part natin, masaya po tayo. Kahit pa paano, nakahinga na tayo ng maluwag kasi hindi tayo ng pulmonary evaluation. Mag-aantay na lang tayo hanggang December. Ang balik po natin ay December 12 dito sa Manila. Sa ngayon ay uuwi muna tayo ng summer. Sana ay nakatulong po itong aking video sa mga mag-medical pa lang at sa mga may mag-sputum. You know? Laban lang. Kaya natin to. Makakalis din tayo. Yun. Thank you, guys.